Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't. Ang tunay na pagtulong sa kapwa ay bukal sa puso at hindi naghihintay ng kapalit. At higit sa lahat ay hindi humihingi ng panghabang buhay na kabayaran. Kamusta mga kaibigan? Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Kilalanin natin si Patrick, isang simpleng lalaki na nagsikap para matupad ang pangarap sa buhay at magbigay tulong sa mga kababayan niya. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Maraming tao ngayon sa plaza ng San Vicente kung saan naninirahan ang dalagang si Bella. Mayroon kasing isang mayamang negosyante na darating ngayon sa kanilang bayan upang mamigay ng tulong sa mga batang kapuspalad sa kanilang lugar. Masayang-masaya ang lahat at excited nang matanggap ang kahit anong ibibigay ng nasabing negosyante. Maliban na lang kay Bella. Ano bang nakaka-excite sa pagdating na negosyante niyan? Kapareho lang din yan ng mga politikong nagpunta rito sa atin nung nakaraan para tumulong kunwari. Pero ang totoo, gusto lang namang gamitin tayong mahihirap para sa sarili nilang kapakanan. Nagpapabango lang yan ang pangalan sa madla para lumago ang negosyo niya at para tangkilikin ng mas marami pang tao. Diretsahang pag-aakusa ni Bella sa binatang negosyante ang pupunta ngayon sa kanila. Grabe ka naman, Bella. Mali mo naman hindi siya ganun. Kibit-balikat naman ng kausap niyang si Mila. Hay nako, sinasabi ko sa'yo. Pakitang tao lang ang pagtulong na negosyante niyan dito sa atin. Giit pa rin niya na hindi na naman pinansin ni Mila. Lingit sa kaalaman ni Bella, ay naririnig na pala ni Patrick ang kanyang mga akusasyon. Ito ang mayamang negosyanteng na piling magbigay ng tulong sa kanilang lugar nang mabalitaan itong ang lugar nila ang pinakanasalanta ng bagyong kalalabas lamang ngayon sa bansa. Napapailing na lamang ito sa kanyang mga narinig. Paano'y wala naman kasing alam ang dalaga sa tunay na dahilan ng pagtulong ni Patrick sa kanila? Tumikhim ang binata at dahil doon ay napalingon si Bella. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukaan siya dahil inanunsyo na ng kapitan ng barangay na noon ang kanyang pagtulong ay ipinakita nito sa mga taga-roon kung sino si Patrick Vasquez. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Bella, ngunit imbis na humingi ng tawad, ay tinalikuran lamang niya si Patrick. Ilang araw ang lumipas, ay nagsimula na ang pagbibigay ng mga groceries sa mga bata. Baka sa mga mukha nila, ang labis na tuwa. Lalo na, at hindi lamang mga pangunahing pangangailangan ang kanilang natanggap mula sa mabait na negosyanteng si Patrick Vasquez, kundi pati mga laruan at mga gamit mang eskwela. Mayroon ding mga damit na hindi lamang basta-basta ang presyo dahil lahat ng ito ay branded at bago. Namigay din si Patrick ng gatas at diaper para sa mga baby, pati na rin vitamins para sa lahat. Matapos ang pamimigay ng tulong, ay nagkaroon din ng malaking salo-salo sa lugar. Maganang-magana sa pagkain ng mga bata dahil napakasasarap ng pagkain nakahain sa kanilang hapag. Samantala, si Bella naman ay kunot noo lamang na pinapanood ang mga kababayan niyang masayang tumatanggap ng tulong mula sa mayamang negosyanteng si Patrick Vasquez. Bahagya siyang nakadama ng pagkaantig sa puso, ngunit mas nangibabaw ang kanyang pagdududa sa tunay na hangarin ng ginawang pagtulong ni Patrick. Marami na kasing mga politiko at iba pang mga malalaking tao ang gumawa ng ganyan sa kanila. Ginamit ang kanilang kahirapan upang makuha ang simpatya ng karamihan para magamit nila iyon sa pansarili nilang pakinabang. Nasa ganoong tagpo si Bella nang bigla na lamang siyang nilapitan ulit ni Mila. May hawak-hawak itong cellphone at humahangos na ipakita nito sa kanya ang
ang isang article na nakita nito sa internet. Mila, ano yan? Takang tanong ni Bella sa kaibigan. May nalaman ako na sa tingin ko ay makakapagpabago ng pananaw mo tungkol kay Patrick Vasquez. Napakunot agad ang noon ni Bella sa narinig. Ano naman yun? Tanong niya. Alam mo ba, lumaking batang lansangan pala si Patrick. Siya yung batang tinulungan lang ng isang politiko na makapag-aral nang minsan makita siya nitong kumakain ng pagpag sa tabi ng munisipyo. Saad pa ni Mila. Bukod dun, naulila pala siya nang mawala ang kanyang buong pamilya. Nang matabunan ng lupa dahil sa landslide ang bahay na tinitirhan nila. Siya lang ang tanging nakaligtas. Kaya mula noon ay nagpalaboy-laboy na siya at nakaranas ng maghirap. Kaya ngayong mayaman na siya, kasama sa kanyang advokasya na tumulong sa mga bata at pamilyang kapuspalad. Ganoon din nung mga naapekto ng sakuna. Alam mo, Bella, sa tingin ko ay totoo naman at sincero si Patrick sa kanyang ginagawa. Lalo na at minsan na rin niyang naranasang maghirap. Kita mo nga, sa mga ipinamimigay niya, wala namang nakalagay na pangalan niya. Nang matapos ang paliwanag ni Mila, pakiramdam ni Bella ay nanliit siya. Napahiya siya sa kanyang sarili. Dahil inuna niya pang manghusga sa tunay na hangarin ng isang tao kaysa magpasalamat na mayroong tumutulong sa kanila. Isa itong malaking leksyon para sa dalaga. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo rito.